Hello mga guys, ito ituturo ko sa inyo kung paano linisin yung cabin air filter nitong Hyundai H1 na ganitong sasakyan sa kanyang easy filter. Kasi yung kanyang easy filter ay marumi na at yung labas kasi ng hangin sa kanyang aircon ay mahina. Saka amoy alikabok, kaya kailan natin malinis ito. Ito tuturo ko sa inyo mga guys, dito sa kanyang glowbox. Pubuksan mo itong glowbox. Tapos itong lock niya kasi guys, mayroon siyang lock na dalawa sa kabilang gilid. Ito, kabilaan yan. Ngayon papakita ko sa inyo paano bubuksan yan. Kasi medyo mahirap buksan yan pagka hindi mo kabisado yung technique eh. Kaya ituturo ko sa inyo yung technique. Yan yung dalawang lock niya sa gilid. Yan ito, kung makikita nyo itong lock nya dito sa gilid, tutusukin mo dito sa may siwang na maliit para umangat yung kanyang lock. Yan po. Tutusukin lang na ganun ng screw para umangat yung kanyang lock, tapos saka hahatakin pababa. Hatakin po natin pababa yung lock. Yan po. Yan, bali hinatak ko po siya pababa. Saka igaganon po natin. Yan. Kasi yan oh, sumasabit yung kanyang rubber, yung pinakalock niya. Kasi kung makikita nyo itong kanyang lock, yan nakaukit sa loob. Mayroon siyang pinaka-clip. Naka-clip siya, kaya bali nakaganon siya. Pagka tinusok mo yung gilid niya, aangat siya na ganon. Saka mo unti-unting pihitin. Saka mahugutin para magkasya sa butas, para may labas siya sa loob ng butas. Yan po, kung makikita nyo yung ano niya, oh, yung pinakasiwang niya sa gitna. Oh. Yan po yung pinakalak niya, kaya kailangan po nating matulak dun sa ano, ng screw. Saka pipihitin pababa, saka iikutin na ganun, saka hugutin. Ganun po yung pagtanggal ng kanyang lock. Yan po yung style. Ganun din po sa kabilang gilid. Tusukin lang po dito. Yun, umangat na siya. Saka po yan, hahatakin ng konti pababa. Papuhatakin pababa. Yan, para umikot. Yan po. Yan. Pag natanggal na po yung lock, bababa na po yan. Yan po. Kung makikita nyo po yung design ng lock niya kasi, ito, yan yung design ng kanyang lock. Kaya pagka tinusok natin pababa, gaganon yan, tapos saka natin unti-unting hatakin pababa, saka natin ikutin na ganon. Paganyan po, ang hugot. Dito. Yan. Tignan nyo po dito. Yan, ipapasok natin. Susubukan natin ipasok, pag ganon. Tapos, saka gaganon. Yan. Ganyan po kasi ang position niya pag nakalock siya. Yan. Yan po yung kanyang position pag nakalock. Yan po. Tapos dito po kasi nakakawit yan. Dito po kumakawit yung kanyang lock, kaya mahirap siyang tanggalin. Yan, nakakawit siya na ganyan. Sumasabit siya dun sa loob. Yan. Kaya po pag tinulak natin, gaganon po yon. Saka po pipihitin na pag ganon. Yan po, kung makikita nyo po, yun po yung kumakawit sa plastic, yung kanyang rubber. Kaya pag pinihit natin sa loob, sabay hatakin pababa. Yan, sabay gaganon po yan. Tapos natin lalabas na pagganon. Yan po. Hanapin natin ng kanyang glow box. Yan, binabana natin yung kanyang glow box. Tapos ito, yung kanyang lock. Pipihitin lang ito, paikot. Yan, paikot lang po. Ito yung kanyang lock. Tapos saka natin hugutin. Yan. Yan po. Nakakawit naman siya dito, yung kanyang dulo. Yung takip yan, oh, nakakawit. Yan. Yan. Tapos ito yung kanyang easy filter.
Ito, itong plastic na to. Bali, hugutin na po natin. Yan. Yan po. Yan, nalabas natin. Yan po, napakarumi. Malikabok po siya. Wala pa tayong bagong pamalit, kaya lilinisan lang muna natin. Kasi bali, 10,000 kilometer pa lang ito. Eh, papalitan sana natin kaso wala pang bago. Kaya hahanginan lang po natin ito, lilinisan ng hangin para matanggal yung mga kanyang mga likabok. Yan po. Yan, kung makikita nyo po, napakalikabok. Kaya mahina yung labas ng hangin sa kanyang ano, air duct dito, sa kanyang air duct. Sa itong Hyundai H1. Yan, isang Hyundai H1 automatic. Automatic transmission. Yan po. Yan, lilinisan po natin ang hangin. Ito po, lilinisan natin ang hangin. Gagamitan natin ang hangin para matanggal po yung alikabok niya. Ito. Alikabok. Kung makikita niyo po, napakalikabok. Malinis na malinis na po, wala na po siyang alikabok. Pag dumating po yung bagong nating in-order, yun po yung papalit natin, kakabit natin yung bago. Ito pansamantala po kasi nilinis muna natin na wala na yung kanyang alikabok, kaya malinis na po siya. Yan po. Importante po kasi itong easy filter para hindi po natin malanghap yung mga alikabok. Sana naamoy sa loob ng sakyan pagka malikabok po yung easy filter natin. Yan, kaya kailangan po linisin yan. Tuwing magsiservice po tayo na sakyan, kailangan pong natin ipalinis yung ating AC filter para po sa ating kalusugan, para safety po. Yan. Yan, maraming salamat po at sa pakisubscribe na rin po yung aking YouTube channel GM Autotech. Yan, ito, kakabit na po natin. Ito, balik, kakabit na natin. Yan po. Ito po yung kanyang easy filter. Kinabit na natin. Saka ilalagay itong kanyang cover. Ito po yung kanyang cover. Bali, papasok natin doon sa kanyang slot. Tapos ito yung kanyang lock. Yan. Saka natin pipihitin itong kanyang lock. Yan po. Yan, kailangan nakapataas siya. Ganun-ganun. Para mag-lock siya. Kanyang lock. Papasok natin pa ganun. Ayan. Yung pagbalik po ng lock niya, madali lang. Mas madali kaysa yung pagtanggal. Sa kabila, ganun din po. Papasok natin na ganun. Ganyan. Pinasok na natin. Saka natin pipihitin na ganun. Yan. Yan po. Yan, okay na po siya. Malinis na yung ating easy filter. Don't forget to subscribe my YouTube channel, GM Autotech. Paki-like and paki-share na rin po. Maraming salamat po.